Eto na naman mga boss, bagong playthrough ng NFT game. Kung may extra time ka, halika review natin to. Let's go! So ito na mga boss. Titignan nyo, DeFi Warrior, no? So, meron tayo mga NFT. Dalawa lang mga boss, no? So, ito mga NFT na to, pwede nyo nang pwede kayong makabili, no? But of course, the decision is still up to you. Okay? Hindi ako liable kung ano mang mangyari dito mga boss, no? So, do your own research first mga boss. Your money, your choice. Okay? Ngayon mga boss, itong DeFi Warrior na to, marami kang pwedeng gawin. So, parang metaverse experience din siya. Basically, hindi ka lang nagpi-PVP, hindi ka lang lumalaban dito. Pwede ka pang mag-build na items, pwede ka pang lumibot sa map, pwede ka pang mag-fuse. Maraming pwedeng gawin dito mga boss. Yun yung pinaka main selling point nitong DeFi Warrior na to. Ngayon, kapag PVP, at least tatlo dapat ang NFT mo. Sa akin dalawa, so pwede tayo mag-adventure. Kasi may adventure din dito mga boss, in which pwede rin kayong kumita. So, marami talaga ways para kumita dito sa DeFi Warrior na to, no? Pero re-review natin in detail, no? Kaya 10 minutes tong video na to mga boss, no? So, una gawin nyo, kung gusto nyo na sumali dito, pwede na kayong bumili sa marketplace. Also, pwede rin kayong dumaretso na sa app.defiwarrior.io para makita nyo yung mga binili nyong mga NFT, no? So, kung nakapag-gear kayo sa tingin nyo, maganda to, then you can already try it mga boss, no? So, yun yung MetaMask, you can connect it. Okay, connect nyo lang, sign in nyo lang mga boss, no? Another thing to consider dito sa DeFi Warrior na to, yung mga NFT nila, para silang mga ano no, no mga arts na hindi kumpleto, no? So parang mga robot na kulang yung legs, parang ganyan sila mga boss. So yan yung team ng NFT nila, so hindi sila humans talaga. Okay mga boss, so parang prototype sila na humans. Ngayon mga boss, itong DeFi Warrior na to, okay, binridge yung crypto in DeFi to game world. Hala. So kung hindi nyo alam yung DeFi, okay, marami ng staking sa DeFi, no? So sa crypto mga boss, eh katulad nung last na nireview natin sa crypto, no, pinipredict mo kung tataas yung crypto baba. So dito naman, play to earn experience to mga boss, no, DeFi Warrior. So yung pinaka nakita kong con dito ay loading speed niya. Hindi ko alam kung sa akin lang, pero parang mas matagal compared sa mga ibang games yung loading speed, no. And also another thing to consider dito mga boss, ay wala pang sidechain, pero in the future mag-implement daw sila ng multi-chain. Nakita ko sa roadmap nila, binasa ko yung white paper, no. Mamaya re-review din natin in detail yung white paper nila for you to be aware guys, no, para alam nyo yung gagawin nyo. So itong ano na to, itong game na to, so yan siya, pwede ka mag-create a team to fight. Makita mo dito all your warrior, fight to grow up. So marami kang pwedeng gawin guys, sabi ko na kanina pa, malaki yung mapa, no. So yan yung team. So buuin muna natin yung team natin. So dalawa lang sa akin. So i-click nyo lang, tapos save team. Depende sa NFT nyo, kung lima yung warriors nyo, mas maganda, no. So pangalanan natin tong capital. Alright. So sa lahat ng mga interested sa NFT program ko, malapit na mga boss, March 20. And also mga boss, another thing to consider din sa DeFi Warrior na to, meron din exchange gacha. So yung gacha, pwede ka mag-spin. Parang ano to, spin the wheel, no. So kung gusto nyo nagsispin, okay, magbabayad lang kayo ng ano dyan, token, pag-spin na kayo. Meron din e-mining dito, in which pwede kayong, parang ano to, nagmamine kayo as kikita kayo, no. So another opportunity to earn na naman to. Pero mamili ka dyan, no, kung electric, ETH, SOL. Okay, tapos meron din ditong e-wallet, PVP, adventure. So dito tayo sa adventure mga boss, no? Kasi dito sa adventure, pwede na agad lumaban just by using energy. So battle natin mga boss. So ganyan siya. So kung titingnan nyo, nasa left view sa akin, nasa right yung kalaban, at yung HP nasa taas. Tapos yung box na yan, yan yung pwede mong gawin na skill, yung cast mo skill. So idadrag mo lang sa kalaban, no, yung gusto mo i-cast na skill. So iba't iba yung animation. Yung animation niya mga boss, parang Swords and Sandals, no. Hindi ko alam kung nilaro nyo na yun, pero maganda rin yun. Parang ganito yung animation niya. So Swords and Sandals yung gameplay and animation niya mga boss. So yung PVP hindi tayo pwede maglaro, dahil tatlo dapat ang dala-dala natin yung NFT. So dalawa lang sa atin. So sa lahat na interested dito, nakapag-dior, kung gusto nyo mag-PVP, tatlo na yung kunin ninyo. Another thing to consider, yung skill mga boss, iba't iba yan. So
pwede mag-jump, walrus head, iba't iba rin yung attributes, yung level, attack, defense, HP. Okay, check nyo mabuti guys at pwede rin kayo mag-evolve dito basta't na-reach nyo na yung certain level at meron kayo ng requirements mga boss for you to be aware and updated. Alright? So another thing to consider is the leaderboard here guys. You can see the top ranking no sa lahat ng mga nasabihan mo. So meron din crypto piece dito, makita mo yung easy, normal, hard. So pwede yung mag-battle no. Basta meron kang warrior no. No, so another thing to consider mga boss no. So DeFi warrior na to, hindi to pwede sa mga tao na mahilig lang sa one click na game no, kasi interactive game to, sobrang daming ginagawa no. So hindi niyo ma-maximize yung earnings niyo kung kayo yung tipo na player or gamer na ano lang no, gusto madali yung kitaan or isang click lang no. So ngayon tignan naman natin yung website mga boss no. Punta na tayo sa website nila, silipin natin para ma-review natin yung white paper nila. And also mga boss, para makita niyo na rin no. So may trailer sila, may mobile version, lending scholarship pwede dito, metaverse na nga. So sinabi ko kanina, beta version nasa PC na rin. And also may trailer sila, no, panoorin niyo na lang. Okay, ito yung white paper nila. So yan yung trailer nila, naglo-load sa akin. So kayo na lang mismo manood ng trailer no, sa lahat na interested. Nakita niyo naman yung gameplay kanina, yun yung importante. So may arena rules nga. Sa so, adventure 1 to 5 warriors, sa PVP 3 to 5 warriors dapat no, 3 minimum. So yan yung NFT niya, lupit no, may barrel pa talaga na red. So yan yung roadmap, very detailed as you can see, next gen gameplay nga, kakaroon ng decentralization, mobile version, championship, battle royale, napakalupit mga boss at may audit report pa at malaki na rin yung community nila, 75k na yung telegram nila and also twitter nasa 10k plus na mga boss. So anticipate nyo yung roadmap nila, nung daming mga bagong events, may kakaroon din ng battle royale 3D alpha version, NFT app at yung mga centralization ng token nila no. Yan yung team nila, Dox Devs, pero wala yung LinkedIn no, but they are Dox developers, which is nice, it's very promising, another plus factor to DeFi warrior, which is very important no. Kailangan talaga Dox yung devs, so kailangan din nakalock yung token, check natin mamaya. So may backers din sila, ayan no, sobrang lalaki ng mga companies na nagba-back up sa kanila, so another thing to consider guys. And also the telegram and social medias will be linked on the description below guys for you to stay updated for those who are interested to join DeFi warrior as well. So here are the warriors guys, as you can see here, so very interesting to see these warriors no. And also there's planets mga boss no, iba't iba rin yung class, so may soldier, may hunter, iba't iba rin yung stats, iba't iba yung rarity, iba't iba yung skills, body parts. So ito yung tipong game talagang pag-aaralan mo, hindi yung basta-basta mag-jump ka lang bibili ka, hindi, ito yung pag-aaralan mo every single ano no. So may fragment body part pa, o iba't iba yung game modes. So may multiplayer pa mga boss, imagine mo kasama mo, barkada mo, kayo-kayo may paglabang kayo no, sa iba't ibang mga players din at kikita kayo guys. May adventure din yung nilaro natin kanina, iba't iba stage level and also yung reward, iba't iba din yung ano no, yung tire. Okay, panag-upgrade ka, may mining din yung diniscuss natin kanina sa energy planet, so pwede ka mag-mine. So may championship din mga boss sa leaderboard no, may world boss pa, tapos may mga iba't ibang rewards, daily mission pa dito. Okay, may bounty hunting pa, iba't iba yung stars. So ito yung FIWA token, yun yung isa sa mga utility token guys, and may total supply na 10 billion guys no, so sobrang dami, actually 10 trillion pa ata. So pero ang pinaka tinitingnan nyo dapat dito, dapat nakalock yung dev wallet mga boss, major factor, nakalock ang dev wallet. And also yung private sale dapat nakavesting yan, so hindi agad maliquidate ng mga ano no, nag private sale. Also yung liquidity check nyo rin no, major factor yun to consider guys. So yun yung burning tokens no, nagbo-burn din sila ng token para ma-sustain yung token nila, okay, yung game nila for the long term, kasi yung token talaga nagpabuhay. And also mga boss, another thing to consider dito, kasi play to earn siya, may NFT market din, so pwede kayo mag-buy and sell ng NFT, at the same time pwede kayo mag-lend ng NFT. Gusto mong pairam yung barkada mo, gusto mong magpa-scholar, pwede mong pairam yung NFT. So pwede ka rin bumili ng NFT warriors dito. And also magkakaroon din sila ng decentralization and also blockchain game. So
May land din, mga boss. So, ang dami nyo kailangan anticipate, pati Battle Royale. So, follow nyo sa social media sa lahat na interested. This is Tanjo, the Capitol Master. Ingat kayo, mga boss. Have a nice day, mga boss.